Magandang araw po muli kaibigan at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. Ang nasa harapan ninyo ay obviously microphone at ito po ay MP Mega Pro Model MF 800 Pro. Paayos sa akin ang kapitbahay. Hindi ko na sana gagawa ng vlog to, pero ipakita ko na rin sa inyo yung technology nito. Itong microphone na ito. Actually, rinipair ko ito dahil nung nagagawa ako sa labas, napadaan yung kapitbahay. So, daladala niya ito, no? Naayusin ko raw at hinangin ko raw dito itong nasa loob. So, nung dahil nga raw sa malfunction ito. So, kung makikita nyo, nagawa ko na nga, ayan, may tape na. Kasi, yung ground nito is pumulupot na rito. Siguro, sa kakaikot-ikot ng microphone, pumulupot na yung ground dito sa positive. So, nung chinek ko ito, sa hindi pa pala nakakaalam, dalawa lang naman ang connection ng microphone. So, zoom natin. Ayan, para malaki-laki. Itong male jack na to, itong mahaba na to is, yan yung ground. Kung makikita nyo, meron siyang separator na rubber or plastic. At ito naman yung positive. So, nung dinala ito sa akin ng aking kapitbahay, itong may tape, pinagyan ko ng tape, ay pumulupot na rito sa positive. So, kapag tinesting ko to kanina, ang both positive at negative ay magkasama na. So, in-isolate ko. Yan. Kasi napakahaba nito, pinutol ko. Tapos rinosolder at ngayon ay isolated na siya. So, ina siya grounded, ano? Yan. Ito, wag niyong pansinin ito dahil ito ay tornilyuhan lang. Yan, dyan. So, ganun, hindi ko na tinesting. Tapos, dahil nakita ko naman yung problema, hindi ko na tinesting. At binigay ko na kaagad sa kanya. At maya maya bumalik yung anak at ang sabi ay hindi pareho ito gumagana. So ang mali ko, binigay ko kaagad, hindi ko man lang tinesting. So ngayon yun ang ano, so wala na tayong problema dito sa cord. Tinesting ko nga sa amplifier, sa amplifier ko dito sa bahay, so hindi nga siya gumagana, ano. Hindi ko na ipapakita. Mamaya ko na ipapakita yung testing kapag nagawa na natin ito. Dito na tayo magpo-focus sa pinaka microphone. Pagpasensyahan niyo na yung ano, malakas ang ulan. So tanggalin na natin 'to. So ganun lang magtanggal ng microphone dahil che-checkin natin yung voice coil. Ayun. Nakakita na kaagad natin ano. Focus natin. So nung pagtanggal ko ng voice coil, yung hinang ng positive ay wala na. So negative na lang ang nakakabit. At yung positive ay ayun. So ayun. Nailabas na natin yung wire. At mayroon din akong ipapasilip sa inyo. Yun oh. Ang microphone ba na ito ay maganda, magandang klase. Kasi maganda yung ano eh,
yung hawakan. Ayun, nakita nyo? Nakita nyo kaagad yung dulo? Yan, wala man lang siyang board. Yan. Yan oh. So itong dulo na to, yan na yun. Yan yung dulo na yan. Tapos yung nakikita nyo na nasa gitna is switch. Switch lang yan. Ah, diba? Ang galing. Ang galing ng technology. Walang board. So ano lang to, ano? I can say na itong microphone na to is sad to say na itong microphone na to ay pipitsugin. So ang gagawin ko, isusulda ko muna to, ipopost ko muna, then isusulda ko to, itong positive nya rito, at itetesting na natin. Okay, so eto, nasulda ko na yung kanyang positive. So tinibayan ko na rin yung negative niya. So napaka basic lang nitong microphone na to, ano. Hindi ganong walang pinagkaiba ito sa microphone na DIY ko. Kung napanood nyo yung ginawa ko sa microphone na DIY, yun, walang pinagkaiba. So ibalik na natin, tapos testingin na natin. Yun, nag-humming na kaagad, bumaamano na kaagad. Kasi, so ayan na po, naisaksak ko na sa amplifier. At ite-testing na lang natin. So ito, power on. Yan. Mic check. Hello. Ganun lang kasimple i-repair yung microphone na ito. Like I said, wala itong pinagkaiba doon sa DIY na ginawa kong microphone. Cord, switch, then voice coil. So, napigtas lang yung kanyang positive doon sa voice coil. Ikinunik lang natin, then okay na. Ganda. Ganda yung ano. Pero napaka basic ng technology. So yun guys, sana may natutunan kayo sa simpleng video na ito. Maiksi lang, pero just in case may sira yung microphone ninyo, ganun lang ang gawin nyo. Buksan nyo, then para ma-check nyo kung ano yung problema. So salamat, pag nagustuhan ng video, please subscribe, then paki-follow ako sa aking Facebook page, Man with Jacob Trade. So kung ayaw nyo mag YouTube, search nyo lang yung aking Facebook page, at doon kayo manood, ayos rin lang. So salamat, see you on my next vlog.